Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, bayan! Ngayon pong ika-isa ng Nobyembre, araw ng mga santo, milyon-milyong kababayan natin ang nagtungo sa mga sementeryo sa buong bansa para dumalaw sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Naka-heightened alert din ang mga otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Nakatutok naman ang buong perso ng ABS-CBN News para ihatid sa inyo ang balita at impormasyon na mahalaga sa inyo ngayon pong undas. At live po tayo dito sa Manila North Cemetery, isa po sa pinakamalaki at pinakamatandang libingan sa buong bansa. Tuloy-tuloy po, nagpipilit pa rin dumating ang ating mga kababayan kahit magsasara sila na ikapito ngayong gabi. Pero unti-unti na pong nakikita ninyo na ang ating mga kababayan ay umuwi na sa kanika-nila ng mga tahanan. Ayon po sa tala ng PNP, kaninang alas 6 ng gabi, umabot po sa 1,000,005 ang bilang ng mga dumalaw dito sa kanika-nila mga yumaong mahal sa buhay. Maging dito sa kahabaan po ng Blooming Street, sa labas ng sementeryo, punong-puno ng mga tao at mga street vendors ang kalsada. May mga nagbibenta ng kaldila, bulaklak at pagkain na bahagi na rin ng tradisyon tuwing undas. At kahit mahigpit pong pinagbabawal, may mga nakumpiska pa rin mga bote ng pabango, sigarilyo, matatalas na bagay, mga gamit at sugal at mga bagay na madaling masunog mula sa mga nagtungo dito sa Manila North Cemetery. Sa Pagbag Public Market sa Quezon City, naantala ang pagpasok ng mga dadalaw sa mga puntod ng masunog ang ilang bahay malapit mismo sa sementeryo. Live mula sa Bagbag Public Cemetery, nagpapatrol si Johnson Manabat. So Johnson, hindi ba naman naapektuhan yung mga dadalaw dyan sa Bagbag Cemetery? Kabayan, bahagyang naapektuhan ang pagpasok ng maraming tao kanina umaga dito sa Bagbag Public Cemetery dahil nga sumiglab ang sunog at kinailangang bigyang daan ang pagpasok at paglabas ng mga truck ng bumbero na riresponde sa sunog. Wala namang naitalang nasugatan sa naturang sunog. Patulong po! Sunog po sa loob ng sementeryo! Sa Bagbag Cemetery po ito! Sunlaki na po ng sunog! Dumarami na ang bumibisita Biyernes ng umaga sa Bagbag Public Cemetery nang biglang sumiklab ang malaking sunog sa mga bahay sa likod ng sementeryo. Nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga na umabot sa ikalawang alarma, ibig sabihin, kailangan ng hanggang 8 fire trucks na riresponde. Sa likod lang ng apartment type na mga puntod na ito, ang mga nasunog na mga bahay. Dahil sa sunog, naantala ang pagpasok at paglabas ng mga dalaw sa sementeryo ngayong undas para bigyang daan ang mga truck ng bumbero na riresponde. Naapektuhan kami kasi yung mga yan dito nakikiraan. Yung mga informal settlers na yan, wala silang daanan. Tumulong na rin ang mga residente sa pag-apula ng sunog gamit ang balde ng tubig. Hindi na po namin alam. Sisimula na lang po sa palibagong palibagong buhay. Kaya nga po wala lang po magagawa. Nasalub ako ng bahay. Kumpiyansa rin ako kasi malit pa yung apoy. Sumabay lang yung hangin kaya ang bilis. Kaya wala kami na isang lugar. Sabi ng Bureau of Fire Protection, 30 pamilya na pawang mga informal settlers ang apektado. Idiniklarang fire out ang sunog bandang alas 10 ng umaga. Kwento ni Saturnina, hindi niya inintindi noong una ang narinig na pagsabog sa kwarto sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sabi lang po ko, Ma, sunog, sunog! Saan? Ayun o! Pagtingin ko nga, apoy na nga, makita ko doon sa kwarto. Laki na ng apoy, nangalahatin na sa apoy yung pom. Naiwang umaandar na electric fan ang itinuturo niyang pinagmula ng sunog. Patuloy naman itong iniimbestigahan ng BFP. Lalo na ngayon na ganitong panahon, maraming appliances na ginagamit at umaalis ng bahay. Siguraduhin po na bago umalis ng bahay ay tanggalin o bunutin lahat ng saksakan po. At siguraduhin walang nakatirik o nakabuhay na kandila. Sana may tutulong po sa amin.
na matulugan, may matulugan kami. Wala kaming matulugan eh. Lahat ng gamit namin sunog. Matapos maapula ang apoy, pinayagan na muli ang mga bisita na makadalaw sa puntod ng mga mahal sa buhay. Pila rin ang mga papasok ng simenteryo buong araw dahil masikip ang daan. Kabayan, sabi ng pamunuan ng Bagbag Public Cemetery, nalagpasan na ngayong taon ang dami ng tao na nagpunta rito noong 2023 na hanggang 118,000 lang. Hanggang alas 6 kasi ngayong gabi, kabayan, pumalo na sa higit 150,000 ang foot traffic dito. Simula yan October 27 hanggang ngayong araw na ito ng mismong undas. Ngayong araw mula kanina hanggang alas 6 ng gabi, nasa 106,000 na ang bumisita dito sa Bagbag Cemetery. Kabayan. Johnson, hindi naman naapektuhan yung mga pansyon ng mga patay na nakalibing dyan sa sementeryo ng sunog? Hindi naman, kabayan, dahil yung mga puntod na naroroon sa tabi mismo ng mga informal settlers ay pawang mga apartment type na puntod, kaya hindi rin masyadong naapektuhan ang naturang mga puntod ng nangyaring sunog, kabayan. Hey, how about yung mga nasunugan? Nasaan sila ngayon? Nako, yun ang problema ngayong, kabayan, dahil wala silang matutuluyan. Kaya ang panawagan nila sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, tulong kung paano silang makapagsisimula muli ng kanilang buhay sa labas ng Bagbag Cemetery. Maraming salamat, Johnson Manabat. Samantala, dismayado naman ang mga kaalak ng mga nakalibing na umani ilegal na hinukay o inalis sa mga nicho sa Barangka Municipal Cemetery sa Marikina City. Pinalitan na ang administrator ng naturang sementeryo at nangako naman ng lokal na pamahalaan na tutulong sa paglilipat ng mga labi. Live mula sa Marikina City, nagpa-patrol si Julia Vivian. Paano ngayon ang mga may kamag-anak dyan na nawala ang labi ng kanilang kamag-anak mula sa nicho? Kabayan, imbis nga nasa puntod ng kanilang mahal sa buhay ay sa opisina ng management ng Barangka Municipal Cemetery, bumisita ang mga kaanak na naghahanap ng mga labi na umano ay ilegal na hinukay o tinanggal sa nicho. Ayon sa bagong management ay sumasailalim pa ang mga ito sa tagging, kaya naman ang mga dinalang bulaklak at kandila ng mga kaanak ay inialay na lang muna sa iba pang yumaong mahal sa buhay. May bitbit pang kandila at bulaklak si Teresita para sana sa yumaong bayaw na si Leonardo sa Barangka Municipal Cemetery ngayong undas. Taon-taon niya itong ginagawa bilang pag-alala sa mabait at matulunging bayaw na pumanaw higit 5 taon na ang nakalilipas. Pero laking gulat ni Teresita nang makitang wala na ang lapida ni Leonardo at may iba nang umukupa sa nicho nito. Sakit-sakit kasi tulad yung binilang ko pawala. Pasok natin. Tapos iba na kasalag. Iba na nakalagay. Kaya nga sabi ko dun sa nagbabantay, ba't ganon? Dapat inabiso mo sa akin. Sana, maibalik yung buto sa amin. Dismayado rin si Rowena sa ginawa sa mga labi ng kapatid na si Bobby na yumaon noong 2010. Aniya, sana inabisuhan man lang ang pamilya bago inilabas sa nicho. Pagkakit ko, wala na doon yung ano niya. Tapos may nakalagay na. Tapos yung lapida ng kapatid ko, nandiyan na sa lapag. Tapos may nakalibing na po doon na iba. Masakit kasi basta-basta na lang nila hinukay kung saan nila nilagay. Hindi namin alam. Siyempre, kapatid namin yun eh. Kasama sila sa dose-dose ng pumila sa opisina ng management ng sementeryo para hanapin ang mga labi ng kanilang yumaong kapamilya. Dapat man sabihin, ma'am, na ang simpatsya namin, hindi natin siya makikita. Pero nandito kami para hanapin siya. Inuumpisa na po yung pag-locate, pag-identify. Sa labas ng opisina, may nakapaskil na abiso na base sa isang ordinansa noong 2010, hanggang 5 taon lang pwedeng rentahan ng mga nicho. Kapag natapos na ang panahong ito, binibigyan lang ng 1 buwan ang pamilya na kunin ang mga labi ng yumaong kapamilya. Kung hindi ito magawa, magiging compulsory o sapilitan ang paglilipat sa oswaryo. Pero giit ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro, ipinatigil muna o may moratorium ang exhumation sa naturang sementeryo. Sa ulat na natanggap ng Marikina City Government,
Tila itinambak lang sa sementeryo ang mga sako ng buto na hinukay o tinanggal sa mga nicho. Una, walang permit na nanggaling sa ating city health office. Okay. At maliban doon, dapat pagkatanggal na pagkatanggal doon sa pinag-alisang nicho, ay inililipat na agad sa isang ossuary na nakasil ito sa isang kahon o isang ataol, dinisinfect, in-identify ng tama. Parang isang sindikato ang gumawa nito na kung saan yung mga nicho na nababakante ay binibenta. May modus. Sinampahan na ng reklamong administratibo at kriminal ang administrador ng sementeryo at limang iba pa kaugnay ng umano'y di otorisadong paghukay at paglilipat ng mga labi na mga patay sa Barangay Municipal Cemetery. Inilagay din ang mga sako ng labi sa isang temporary holding facility para tukuyin ang pagkakakilanlan at maibalik sa pamilya. Pwede niyo po siyang ipakremate at ilagay sa columbarium, no? Yung cremation, libre po yun. Care of ni Mayor, siya na po ang... Kung gusto niyo po ngayon, kung iyan ay ilalagay sa ossuary, it will... establish. Itatayo po lang yun. Kinuha ng City Health Office ang contact details ng mga kaanak at nangakong agad ipagbibigay alam kapag natukoy na ang pagkakakilanlan ng mga ito. Kabayan, balik sa iyo. Maraming salamat live mula sa Marikina City, Vivian Gulia. Bumuhos naman ang mga dumalaw sa punto ng mga namayapang mahal sa buhay dito po sa Manila North Cemetery ngayong araw na ito. Para po sa iba, hindi lamang basta tradisyon dito tuwing undas. Live mula dito sa Manila North Cemetery, nagpapatrol si Rafael Posano. Rafi, ano ang iyong obserbasyon sa pagkakaiba ng sitwasyon sa sementeryo kahapon at saka ngayon? O kabayan, kahapon ay madali pang makakapasok sa entrance ng Manila North Cemetery at makakasakay ng mga e-tricycle papunta doon sa loob sa kanya-kanyang mga punto ng mga namayapang kaanak. Pero ngayong araw, lalong-lalo na kaninang tanghali, ay yung pila no sa entrance ng Manila North ay umabot na hanggang dito nga sa may Blumentritt Extension. At yung mga e-tricycle, kabayan, ay kinailangan ng ilipat doon sa unang rotonda sa loob ng sementeryo dahil yung main street ng Manila North ay napuno na ng mga tao. Family reunion ang turing ng pamilya ni Mario sa undas. Ito kasi ang panahon na muling nakikita-kita ang kanilang buong pamilya. Pagkakataon din anila ito para makausap ang kanilang mga nakahimlay na magulang. Feeling namin eh masaya rin sila na they see us, that we see them, kinakakwentuhan, ganyan. The good old days, future, yung mga nangyayari sa mga apo, sa mga anak, they're still part of the family. Aminado si Mario at iba pang dumadalaw sa mga sementeryo na talagang hindi basta malilimutan o makakausad kapag nawala ang minamahal. Katunayan, marami sa mga bumibisita rito ang patuloy pa rin nagluluksa. Isa sa kanila si Irene, namatay ang kanyang kapatid noong kasagsagan ng COVID-19 lockdown. Hanggang ngayon, ramdam pa rin niya ang kirot tuwing maaalala ang kapatid. Pagka nakakapunta po kami dito, naalala po namin mga masasaya naming samahan sa bahay. Ganun po kasi hanggang ngayon po naalala ko pa rin yung kapilyuhan ng kapatid namin. Hanggang ngayon po, nasa amin po siya ng puso. Paliwanag ng isang psychologist, normal na magluksa sa pagpanaw ng minamahal at walang sino man ang pwedeng magsabi kung kailan ito matatapos. Pero may mga paraan din para matulungan ang isang taong makaahon mula sa ganitong pakiramdam. Hayaan mo yung taong magluksa. Help them recognize your feelings. Invalidation is a big no-no. Yung tipong, kaya mo yan, ikaw pa. Ang dami mo pa namang mahal sa buhay na nagmamahal sa iyo. Hindi natin alam yung intensity ng pain na nararamdaman ng mga mourners. Exercise self-care. So, kung sa tingin mo ready ka na, pwede mo naman unti-unti, no? Alagaan yung sarili mo. What are the things na makakatulong para sa iyo na makarecover? Dagdag ni Karandang, ang pagbisita sa mga puntod ay isa sa mga paraan para mas madaling matanggap ang pagkamatay ng mahal sa buhay. Itong November 1, November 2 na pagdalaw natin sa cemetery is not just
a tradition, a religious ritual that we have to commemorate our departed loved one. But also, it is also taking good care of ourselves, that remembering the good things doon sa taong yun. Telling the stories about, a lot of stories about this person, no? Yung loved ones mo, is good enough para maging meaningful yung pagdalaw mo. Todo bantay ang Manila Police District para manatiling payapa at taimtimang okasyon. Mismong ang District Director ng Manila Police nagbantay na sa gate ng sementeryo kanina para paalalahanan ang mga bisita. Marami pa rin nakakalimot o hindi nakakaalam ng mga pinagbabawal natin, kaya marami pa rin tayong nakukumpiska. Sinasabihan natin yung ating mga nagche-check, mga kabulisan na magkaroon ng mahabang pasensya, at ganun din yung mga kababayan natin na habaan din ng pasensya dahil mahaba yung lalakarin. Ginagawa natin to para sa safety ng lahat. Sa dami naman ng tao at matinding init kaninang tanghali, may ilang nagpa-check ng presyon at nagpahinga sa mga first aid station. Kabayan, ilang minuto na lang, no, mga 15 minutes na lang ay magsasara na nga itong Manila North Cemetery. Pero nakikita mo, patuloy pa rin ang dami ng tao dito sa Blooming Street Extension. Halo-halo na yan, mga bisitang lumalabas ng sementeryo, yung mga humahabol, maging yung mga vendor. Pero yung mga nasa loob na ng sementeryo, kabayan, ay pwede namang manatili hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Magbubukas muli ang Manila North Cemetery alas 5 ng umaga bukas, dahil nga kahit ang November 1 talaga, no, yung mismong araw na pinupuntahan ng mga bibisita sa cemetery yung kanilang mga namayapang kaanak, inaasahan pa rin na bukas ay meron pa rin magpupuntahan sa Manila North Cemetery. Kabayan. Rafi, paano yung mga gustong pumasok? Anong ginagawa? O kabayan, pag gustong pumasok pero inabutan na ng alas 7 ng gabi, sila ay pagbabawalan na, at napaalalahanan naman daw ito, no, ng Manila LGU maging ng pamunuan ng Manila North Cemetery. Kaya matagal na nilang inaabiso, no, sa publiko na kung gusto talaga magpunta ngayong November 1 ay pumunta ng maaga at huwag naman habulin, no, yung 7 p.m. na pagsasara. Kung nais talaga nila ay hindi naman na sila papapasukin pagkos sila ay aabisuhan na bumalik na lang bukas November 2. Kabayan. Live mula dito sa Manila North Cemetery, salamat Rafael Bossano. Nagdulot ng sunog sa isang gasolinahan ang walang pakundangang pagmamaneho ng isang banyaga nang banggain ang isang gasoline pump sa Clark, Pampanga. Ito'y matapos namang masagasaan niya ang isang security guard na papatrol, Gracie Rutao. Huwebes ng madaling araw, kapansin-pansin ang SUV na ito na paikot-ikot malapit sa isang hotel sa Clark Freeport Zone. Maya-maya, nasagasaan nito ang security guard na nakamotorsiklo. Hindi tumigil ang SUV, pero nasundan na siya ng security personnel ng Clark Development Corporation hanggang sa abutan siya sa isang gasolinahan. Yung mga patrol cars naming nakadeploy sa iba-ibang lugar dito sa zone, hinabol siya at naabutan siya doon. Pilit pinababa ang driver matapos makorner ng mga otoridad. Pero umarangkada pa ang SUV dahilan para mabangga nito ang gas pump. Sa tindi ng pagkabangga, nagliyab ang apoy na naging dahilan ng pagkasunog ng ilang bahagi ng kisame at bubong ng gasolinahang ito. Pansamantalang isinara ang gasolinahan dahil sa nasunog na bahagi. Buti naman yung aming fire trucks naka-respond within 4 minutes at na-stop naman yung fire within 15 minutes. So hindi nag-spread, na-localize lang ang fire dun sa tapat mismo ng nag-iisang pump na yon. Ayon sa Security Services Group ng CDC, nauna nang inireport ng isang bumbero ang driver ng SUV matapos makitang nakahubo ito at nakaparada malapit sa fire station. Noong nakita niya na nakahubat, itinawag niya sa command center pero umalis na yung tao. Nung nakita niyang lumalapit yung fireman, dahan-dahang nag-drive niya palayo yung tao. Tinangkapang muling tumakas ng dayuhan sa gitna ng sunog, pero nahuli na siya ng security personnel. May identity na kami pero ayaw pa naming sabihin. Korea National, nandun siya sa
Oseling God Hospital para ma-treat yung burn siya kasi medyo nasunog din siya. So I requested for a drug test at saka alcohol test. Inihahanda na ang mga kaso laban sa dayuhang suspect tulad ng assaulting a security personnel, pamiminsala sa ari-arian at pagtangkang umiwas sa aresto. Ayon sa CDC, nasira ang sinagasaang motorsiklo ng suspect at nagtamo naman ng galos ang security guard. Gracie Rotao, ABS-CBN News. Rumampa ang mga celebrity at beauty queens sa ikatlong taon ng Opulence Halloween Ball. Tampok ang temang 70s at disco era. Napapatrol, Ganiel Krishnan. Glamoroso at creative ang mga outfit at costume. Ito ang dahilan kaya taon-taon inaabangan ang Halloween party ng Opulence Ball ng mga celebrity. Nakasentro sa temang 70s ang event, Webes ng Gabi, kung saan spotted si Miss Universe 2022 Arbonne Gabrielle. I don't know quite what to expect and I'm really excited to experience it for the first time. Si Maymay Entrata, malalim ang kahulugan sa malaanghel na costume. Itong taon na ito talaga po yung masasabi ko na para ikinasala ko sa sarili ko. Kumbaga, natuklasan ko sa wakas at naiintindihan ko na po kung gaano po kahalaga yung pagpapalaga at pagmamahal sa sarili. Ayon sa founder ng Opulence Ball na si Raymond Gutierrez, hindi lang ito simpleng Halloween party. It's really more of an immersive experience for our guests and it's really a platform to showcase Filipino creativity. Present din ang mga kapatid ni Mon na sina Rufa at Richard at kanilang mga magulang na sina Eddie at Annabelle na nagsiselebrate ng kanyang birthday kagabi. Every Opulence party is actually for my mom's birthday. So andito sila, buong family ko nandito and we're ready to celebrate. Kabog din sa rampa sina Chief Filomeno, Maris Racal at Barbie Imperial sa kani-kanilang share-inspired outfits. 1970s and disco yung theme. So, ginawa ko pa rin naman siya with the feathers. Pero, yeah, it's sure. Pero may touch of vampire since Halloween pa rin. Mas pinainit naman ni Rufa May Quinto ang party suot ang red gown. Siyempre Gutierrez family support. Namiss ko din sila kaya join. Nakisaya rin sina Elise Hoson, Bel Mariano, Donny Pangilinan, ilang social media influencers at mga modelo. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Ngayong undas, ginugunita rin ng ilang kababayan ang kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw dahil sa bagyong Christine. Halos 6 na po ang nasawi sa Batangas dahil sa nagdaang bagyo. At kahit undas, tuloy ang search and retrieval operations sa 6 pang nawawala sa isang isla sa bayan ng Balete. Live mula sa Balete, Batangas, nagpapatrol si Dennis Gatu. Dennis, bakit natatagalan sa paghahanap pa sa mga nawawala? Bernadette, manu-mano lang kasi ang ginagawang paghahanap dahil hindi maipasok sa isla yung mga heavy equipment dahil tangi mga bangka at rubber boat lamang ang paraan para marating ang maliit na isla kung saan natabunan ng landslide ang isang pamilya. Ngayong undas, hindi sa sementeryo nagtirig ng kandila at nag-alay ng bulaklak si Edwin Mendoza, kundi sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang bahay, sa gilid ng lawa ng Taal sa isla ng Sitio Chaten sa Balete, Batangas. Hindi pa rin natatagpuan ang labi ng kanyang tatlong kapatid, payaw at dalawa pang pamangkin na tinangay ng paglagasan ng baha at putik nung kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Christine. Ako may dalangin ng dalangin na maasa na nagmakikita pa. Nauna lang natagpuan ang bangkay ng kanyang 84 taong gulang na ama. Miyembro ng rescue team ng Balete MDRRMO si Edwin. Hindi akalain ni Edwin na sasapitin ng kanyang pamilya ang trahedya habang siya'y abala sa pagsagip ng maraming buhay sa ibang barangay. Hindi ko halos may paliwanag yung sukdo lang ng sakit. Diyos ko, bakit naman ako binigyan ng ganitong patinding pagsubok? Dahil lahat namang pagtulong sa kapwa, ginawa ko na. Pagdating sa pamilya ko, halos ako'y nasiro. Wala halos akong nagawa. Ayon sa MDRRMO ng Balete, pinalikas na ng lokal na pamahalaan ang higit 200 pamilya o katumbas ng higit 6,000 individual na nakatira sa isla ng Sitio Chaten.
Wala ng planong lokal na pamahalaan na pabalikin pa ang mga residente sa isla. May lalarawan po na talagang ghost town na. Ang ating pong target ay mabigyan na ng mga pabahay yung mga tao doon dahil talaga pong siya ay bukod po sa flood-prone area ay talaga pong landslide area po yung lugar. Pinag-aaralan na rin ng Office of the Civil Defense Calabarzon ang iba pang mga lugar sa Batangas na labis na nasalanta ng bagyo kung pwede pang manirahan doon gaya sa bayan ng Laurel, Talisay at Agoncillo. May mga areas talaga na based doon sa report ng MGB, kailangan talaga na natin high susceptible to risk. So magkakaroon tayo ng assessment at the report coming from the MGB kung alin yung mga areas susceptible and based on their assessment, we will take action on that. Ayon sa tala ng PDRRMO, halos 3,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation centers sa ngayon. Bernadette, dito sa Batangas ay 12 pa ang hinahanap. Kabilang ang 6 dito sa Balete, Batangas. Meron din sa Agoncillo, meron sa Cuenca, Aritagtag at Tarawan City. Sa kabuuan sa Batangas ay pumalo na sa 1.1 billion pesos ang halaga ng pinsala ng bagyong Christine sa agrikultura pa lamang. Bernadette. Maraming salamat, Dennis Datu. Sa pagwita sa mga yumaong ngayong Todos Los Santos, hindi patitinag ang mga Pinoy. Kahit lubog sa baha ang mga puntod o kailangan umakyat ng bundok, sisiguraduhin pa rin ng ating mga kababayan na maalala ang mga pumanaw na mahal sa buhay. Nagpapatrol, Terry Aquino. Matapos manalasa ang bagyong Christine, sinikap ng mga miyembro ng Tribong Kankanaay na makauwi agad sa kanilang mga bahay sa Sitio Imbo, Barangay Uyong, Labrador, Pangasinan. Sinamahan namin ang grupo ng mga Kankanaay sa kanilang 4 na oras na paglalakad at pagtawid sa 7 ilog. Bukod sa mga nasalantang pananim, kailangan din nilang ayusin ang puntod ng mga yumao na nasa loob lang ng kanilang bakuran. Si Valentin, hinihintay na lang ang pag-uwi ng mga anak para makapagsalo-salo ngayong undas. Sa bakuran nila nakalibing ang kanyang asawa, 2 anak at kanyang ama. Yung kwan, linisan mo nang ganyan. Gawa ng kanin, ganyan man. Kakanin. May bulak-bulak ay insanitan mo yung anak ko doon. Sa kanilang lote rin, aalalahanin ni Rick Olarte ang mga pumanaw niyang mahal sa buhay na namatay dahil sa sakit at aksidente. Lupa nila dito tinanim. Tagal naman. Ayon sa Provincial Health Office, protektado ng batas ang tradisyong ito ng mga katutubo. Meron po silang sariling laws sila, applies to the IPs, that we respect their cultural heritage, mga traditional nila. Pahirapan naman ang pagtirik ng kandila sa mga binahang sementeryo sa Masantol, Pampanga. Karamihan ay sumusuong na sa tubig makalapit lang sa mga puntod. Sa Barangay San Rafael sa bayan ng Makabebe, kailangan pang sumakay ng bangka ng ilang kabalen na nais dumalaw sa puntod ng namayapang kaanak dahil sa taas ng tubig. Naiwanan na kasing mababa ang level ng mga sementeryo sa upgrading ng mga kalsada. Mainit ang panahon sa Davao City, pero lubog pa rin sa baha ang ilang nicho sa Panakan Public Cemetery dahil sa malakas na ulan nitong Huwebes dulot ng localized thunderstorms. Kaya ang ilang dumalaw, nagsindi na lang ng kandila sa isang krus malapit sa entrance ng sementeryo. Sinuong naman ng magkakabarangay ang ilog para lang maitawid ang kabaong ng isang namayapa sa Villa Launan sa Patnongon, Antique. Kwento ni Bayan Patroller Jonalyn Cahuraw, ito ang tanging paraan para makapunta sila sa highway kung saan nag-aabang ang karo na maghahatid sa lilibing sa simbahan at sementeryo. Maganda naman ang panahon sa Cebu ngayong Biyernes, kaya may ibang maagang dumalaw sa mga sementeryo. Malapiesta naman ang paggunita sa undas sa ilang sementeryo sa Ilocos Norte dahil may mga musiko at may nagpapatugtog pa ng Christmas songs. Terry Aquino, ABS-CBN News. Live na live pa rin mula dito sa Manila North Cemetery kung saan bigla pong umulan kaya ang ating mga kababayan ay nagsipagtakbuhan. Samantala, naantala naman ang pagpasok sa sementeryo ng mga dumalaw sa Manila South Cemetery matapos masira
ang kalalagay lamang na hagdan na bakal na nagsilbing alternatibong pasukan sana ng publiko kahit may ilang aberya at sa kabila ng mainit na panahon, dagsa pa rin ang mga dumalaw sa sementeryo ngayong undas. Nagpa-patrol live mula sa Manila South Cemetery si Andrea Guinness. So, Andrea, nadadaanan na ba uli yung hagdan na bakal na nasira? Kabayan, hindi na nga muling binuksan pa sa publiko yung hagdan na bakal sa may Metropolitan Avenue dahil ayon sa mga otoridad ay hindi talaga ito ligtas gamitin sa kasalukuyan nitong kondisyon. Gayunpaman, umabot pa rin ng mahigit 400,000 ang kabuoang foot traffic ngayong undas dito sa Manila South Cemetery. Naging reunion para sa mga baredo ang paggunita ng undas ngayong taon. Ngayon lang kasi ulit nakauwi sa Pilipinas ang seaman na si Jaime, na bumisita na rin sa libingan ng ama. Nung namatay siya, wala ako rito eh. Yung father ko. Nung nilibing siya, wala rin ako. Kaya, itong ano, pagka yung sinusulit ko na, pagka yung November 1, na nagkakataon naman na nandito ako sa lupa. Sa malapit na puntod, tila nagka-closure naman si Mars nang makadalaw sa yumaong ina. Aniya, matagal na panahon rin niyang hindi matanggap ang pagkamatay nito. Nung nahihirapan siya, ayaw niyang makita ko. So, I wasn't there. More on call lang kami. Gumaan din yung pakiramdam ko na nakadalaw ako sa nanay ko. Iilan lang sina Mars at ang pamilya Baredo sa libo-libong tiniis ang init ng panahon ngayong November 1 para makabisita sa Manila South Cemetery. Dahil sa pagdagsa ng tao, humaba ang pila para sa libreng sakay na e-trikes at sa mga palikuran. Pero ang iba, hindi pa nga nakakapasok ng sementeryo ay perwisyo na agad ang inabot. Nasira kasi ang hagdan na bakal sa may Metropolitan Avenue na magsisilbisa ng alternatibong pasukan sa sementeryo. Unang inanunsyo ng Manila South Cemetery na maitatayo ito nitong October 31, pero na-install lang noong umaga ng November 1. Pero wala pang isang oras ay agad ring sinara ng mga nagbabantay ang hagdan dahil takaw aksidente. Kulang kasi sa railings, may naputol na baitang at may siwang pa sa taas. Ang sabi ng mga polis, nagtanong kami, ginagawa pa daw. Sabihin mo, tapusin ha, kaya importante pagkanto sa sementeryo. Humingi ng paumanhin ang pamunuan ng sementeryo dahil sa insidente, pero hindi umano nila ito proyekto. So, hindi po namin kontrolado ang pag-install ng hagdanan. Makati LGV po ang nag-install noon. Sa isang pahayag, tinanggi naman ng Makati City na sila ang naglagay ng hagdan at sinabing pribadong sektor ang may inisyatibo rito. Nananatiling nakasara ang hagdan sa publiko. Wala pang plano ang Manila LGU na magpatayo ng bagong gate para hindi na kailanganin ang hagdan sa lugar. Security reasons, as mas maraming entrance, mas marami po tayong babantayan at mas marami po ang pwedeng daan ng mga kontrabando. Bukas naman ang pamunuan ng Manila South Cemetery sa iba pang suhestyon para mapaganda ang kanilang serbisyo sa mga susunod na taon. Kabayan, dahil nga alas 7 na ng gabi, umiikot na yung mga pulis at inaabisuhan yung mga natira pa dito sa loob ng sementeryo na lumabas na. At kahit nandito naman yung mga nagwawalis, mga maintenance personnel ng sementeryo, pakiusap pa rin ang pamunuan ng Manila South Cemetery sa mga tao na sa kanilang paglabas ay bitbitin nila at itapon ng wasto ang kanilang basura bilang konsiderasyon na rin para sa mga dadalaw pa bukas, November 2, All Souls Day. Kabayan. Dapat meron tayong nahapot na bato. So, Andrea, nagturuan ngayon ang Manila, Makati City Government at nagturuan ang administrasyon ng naturang Manila South Cemetery at ang tinuturo ay private sector. So, wala na umamin. Wala na umamin doon sa hagdan. Kabayan, ayon nga sa nang makausap natin ulit itong pamunuan ng sementeryo ay sinabi niya sa atin na marahil ay sponsored ito ng private sector. Pero sa pakikipag-ugnayan nila sa mga coordination meetings nila tungkol sa sa stairs na ito before ay Makati City Government naman daw yung nakakausap nila. Kaya medyo nandun yung nagkalituhan, kabayan. Live mula sa Manila South Cemetery. Maraming salamat, Andrea Taguines.
iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinaiigting ng pamahalaan ang pagtugon nito sa mga kalamidad sa harap ito ng matitinding sama ng panahong patuloy na nararanasan ng Pilipinas dahil sa climate change. Sa ipinost niyang vlog ngayong araw sa ng mga santo, binanggit ng Pangulo na dobling dami ng tubig ang ibinuhos ng bagyong Christine kumpara sa bagyong Undoy noong 2009. Milyong-milyong kababayan aniya ang naapektuhan ng bagyong Christine at nagdulot ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Binigyan din ng Pangulo na mahalagang mapabuti pa ng pamahalaan ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng mga kalamidad at makapagpagawa ng mas matitibay na infrastructure. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pang ating national at local disaster risk reduction at response. Alamin na po natin na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Leon at magpapatuloy bang mainit na panahon ngayong Long Undas weekend? Alvin, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Leon. Madaling araw po ngayong Biyernes. Wala na itong epekto sa ating bansa. Kaya tulad ng sinasabi mo, magiging maaraw at mainit po sa malaking bahagi ng ating kapuluan ngayong Long Undas weekend. Pero ihanda pa rin po ang inyong mga payong dahil posible pa rin ang thunderstorm sa hapon o gabi. Samantala, isang low pressure area ang posibleng mabuo sa West Philippine Sea pero kikilos po yan palayo sa Pilipinas. Ang mainit naman na easterlies mula sa Pasipiko o Silanganin ang iiral sa halos buong kapuluan at pagsapit po ng Linggo ay posibleng magsimula na ang pag-ihip ng amihan dyan sa Northern Luzon. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend sa Luzon, aasahan po yung mga daraang pag-ulan, Sabado ng tanghali sa may Kabikulan, Calabarzon at Northern Mimaropa. Pagsapit naman ng Linggo, hapon at gabi may mga thunderstorm po sa maraming bahagi ng Northern Luzon, maging dito po sa may Southern Luzon. Sa Palawan naman po, gitnang bahagi ng probinsya ang uulanin sa araw ng Sabado at maulan po sa Northern Palawan madaling araw ng Linggo at ulan sa maraming bahagi ng probinsya hapon hanggang gabi. Sa Visayas, meron ding mga pag-ulan sa maraming bahagi Sabado ng hapon hanggang gabi, lalo po dito sa may bahagi ng Samar at maging dyan sa may Leyte. Maulan naman sa madaling araw ng Linggo dito sa bahagi ng Northern Samar, maging sa may Southern Leyte at dyan sa Aklan. At sa hapon po, sa Southern Cebu at Bohol maulan at sa gabi may ilang bahagi pa ng Kabisayaan ang makakaranas ng mga pag-ulan. Sa Mindanao, hapon din ng Sabado magsisimula ang mga pag-ulan, lalo po dito sa bahagi ng Davao Region, maging dyan sa Maylanao del Sur. Maulan pa pagsapit ng gabi dito sa Banteng Cotabato Province at uulan din sa Davao del Sur madaling araw naman ng Linggo. Pagsapit ng hapon, maraming bahagi muli ng Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan, lalo po dito sa gitna at katimugang bahagi ng Mindanao. Sa gabi, aasahan pa yung pag-ulan sa parteng Soccsergen at dito po sa may Davao Region. Tayo naman sa Metro Manila, mainit maghapon ng Sabado at Linggo at may kaunting tsansa po ng pag-ulan, lalo lagpas bandang alas 3 ng hapon. Yan po ang update sa ating lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy long weekend at ingat kapamilya. Mahigit 700 Pilipino ang nailigtas mula sa sinasabing Pogo Hub na sinalakay sa Bagak Bataan nitong Huwebes. 42 dayuhan naman ang dinala sa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC matapos madiskubring sangkot umano ang kanilang kumpanya sa illegal online gambling. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Inaabot hanggang Biyernes na madaling araw ang pagpapalabas at pag-rescue sa nasa 700 Pilipinong nagtatrabaho sa Central One Incorporated. Sinalakay ng mga taon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, CIDG at AFP ang sinasabing Pogo Hub sa Bagak Bataan noong Huwebes ng hapon. Sa paghahalughog sa lugar na inabot ng gabi, tumambad sa mga operatiba ang tila replika ng ibang mga Pogo. Maraming mga computer. Dito yung ilan sa mga working office dito sa alleged Pogo Hub. Kada kwarto may makikita ka dito ang fingerprint scanner. Kaya mahihirapan kahit sino makapasok dito sa mga opisina nila sa loob. Sandamakmak ang SIM card, gayon din ang mga cellphone.
na may mga online gaming app na pinagbabawal sa maraming bansa. May online sports betting din naka-download sa mga computer. Marami kasing ano, counterparts tayo sa na bansa dito sa ASEAN na malaki yung problema nila sa ganitong klase ng mga platforms, ano, online gambling platforms like yung Winbox na sinasabi nila at yung nakikita natin. So, hindi lang sa Pilipinas nag-exist ito, but problema din ito sa mga Asian countries. Nakuha rin ang mga record book kung saan nakasulat ang ilang halaga ng pera. At may nadiskubring vault na may bulto-bultong pera sa loob. Ayon sa PAOK, gaya ng ibang sinalakay ng Pogo Hub, tila self-contained ang lugar. May gym, cafeteria at mga dorm. Nakumpirma ng PAOK na walang permiso mula sa PAGCOR ang kumpanya. Pero git na isang Pinay na tauhan doon. There are parang illegal and legal. And as far as I know, this is legal naman po. Una na nagpaliwanag ang Chief Executive Officer ng Central One na call center o BPO ang kanilang kumpanya at hindi Pogo. Wala ring ani ang Chinese sa 1,500 ang tauhan nila. We are a business services support provider. Much like a BPO, business process outsource, less than 5% are expatriates. Most of us are Malaysians. Being a Malaysian company, there are no Chinese nationals. Pero sa 42 banyagang naabutan doon at dinala sa detention facility ng PAOK sa Pasay City, lumalabas na may 2 lalaking Chinese, 21 Malaysian, 6 na Brazilian, 2 Indonesian, 3 Vietnamese, 6 na Bangladeshi, 1 Pakistani at 1 Thai. Idadaan sa biometrics ng Bureau of Immigration ang mga dayuhan para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. At dahil malapit ang deadline bago tuluyang ipasara mga Pogo sa Disyembre na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., babantayan ng PAOK ang ilang Pogo na posibleng magpanggap na BPO o call center tulad umano ng sinalakay sa Bagak, Bataan. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Naaresto ng Bacoor City Police ang 3 miyembro umano ng Dura-Dura Gang matapos masundan ng kanilang biktima. Ang modus operandi ng mga suspect, lagyan ng kunwari dura ang biktima at kapag nabaling na ang atensyon niya rito ay sa kanila ito nanakawan. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas. Sa bahaging ito ng GSIS Road sa Molino 3 sa Bacoor City, Cavite, nagtapos ang paghabol ng estudyanteng si Diana Marie Ballesteros sa mga miyembro umano ng Dura-Dura Gang. Natangay ng mga kawatan ng kanyang cellphone habang sakay ng pampasaherong jeepney nitong Lunes. Sa tulong ng taong bayan, naharang ang mga sospek. Nang madala na sa presinto ang mga sospek, todo pagmamakaawa sila sa biktima. Kung hindi nyo po yun ginawa, hindi po ako magaganto po. Estudyante lang po ko. Huwag po kayong ganyan. Na-recover sa mga sospek ang cellphone ng biktima pero wala na itong SIM card. Kwento ni Ballesteros, kasabay niyang sumakay sa terminal ng jeep ang mga sospek. Pinaggitnaan umanusan ang 2 babaeng sospek habang upo naman sa tapat niya ang lalaking kasabwat. Sa gitna ng biyahe, isinagawa ng mga sospek ang modus. Yung dura po, dito, tapos sa hair ko po, sobrang baho po na hindi mo ma... Sobrang baho po talaga. Ayon sa biktima, mga katabing sospek ang nagsabing may durasa sa damit at tumulong din sila. Nalinisin ito. Nag-thank you pa nga po kasi nagbigay ng alcohol, tapos tissue, yan, nag-ayos-ayos po ako. Hanggang sa na-distract po ako. Ngayon pala, kinukuha na pala yung cellphone ko. Paano mo nalaman wala na yung cellphone mo sa bahay? Yung pagbaba ko po ng jeep, siguro nawala na pala yung cellphone ko. Nandun bukas, na, bukas, yung bukas po yung bag ko. According dun sa suspect na lalaki na nasa harap ng biktima, ay nakuha yung cellphone niya. So sa panic ng biktima natin ay bigla siyang bumaba ng jeep at humingi ng tulong sa mga rider na kasunod ng jeep. At saka naalala ng biktima na recall niya na baka modus lang ito. Sinundan ng rider at biktima ang mga suspect at nagpalipat-lipat pa umano ng sasakyan hanggang maaresto. Sabi nila dahil sila daw po ay nasunugan kaya nagawa nila itong krimen na ito. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na nasampahan ng reklamong theft. Hinihikayat naman ang Bacoor City Police ang iba pang posibleng na biktima ng grupo na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan para makapagsampa ng karagdagang kaso.
Tinitingnan na rin ng PNP kung may mas malaking grupong kinabibilangan ang mga nahuling suspect. Jeff Caparaz, ABS-CBN News. Live pa rin mula dito sa Manila North Cemetery kung saan bahagya pong umulan habang ating mga kababayan ay patuloy na lumalabas na ng sementeryo dahil dapat hanggang ikapito lamang sinala ng gabi. Sa maghapong tala po ng PNP, umabot sa 1,100,000 ang dumalaw dito sa Manila North Cemetery. Pero kahit po nag-uwi na at bahagyang ang bumuhusang ulan, marami pa rin ang mga tao dito sa kahabaan naman ng Bloomingdale Road. Paala lang po, muling magbubukas ang Manila North Cemetery para sa mga dadalaw bukas ng alas 5 ng umaga. Samantala, silipin po natin ang sitwasyon sa iba pang sementeryo dito sa Metro Manila. Sa lungsod ng Malabon, tuloy-tuloy ang pag-aayos ng Tugatog Public Cemetery. Pero binuksan na ito sa publiko matapos ang ilang taon na pagkukumpuni. Live mula sa Tugatog, Malabon, nagpapatrol si Victoria Tulad. So Victoria, paano ngayon ginugunita ng mga dumadalaw dyan sa Tugatog Cemetery ang undas kung inaayos pa yan? Kabayan, dito sa memorial wall na tinatawag na nasa aking likuran, nagtitirik ng kandila, nag-aalay ng bulaklak at nagdarasal yung mga bumibisita dito sa Tugatog Public Cemetery sa Malabon City. Isinasaayos pa rin kasi hanggang sa ngayon itong sementeryo. Pagpasok ng Tugatog Public Cemetery sa Malabon City, ang memorial wall na ito ang bubungad sa iyo, kung saan nakalagay ang pangalan ng ilan sa mga nakalibing sa sementeryo. Dito matyagang nagpalipas ng oras ang grupo ni Nabea. Hindi pa nila madalaw ang mismong puntod ng kanilang mga kaanak dahil isinasaayos pa ang sementeryo at inilipat muna ang mga labi sa pansamantalang sisidlan. Parang medyo may emptiness lang, pero knowing kasi na nakaprint naman yung pangalan ng mga magulang namin at yung pamangkin ko, okay naman po, nakakausap naman po, yun naman po yung importante. Nagsimula ang redevelopment ng sementeryo noong panahon ng pandemya at ngayong taon lang muling binuksan. Pakiusap ng lokal na pamahalaan sa publiko, kaunting pasensya pa hanggang sa matapos ang proyekto. To improve the conditions ng public cemetery to make it more, you know, more respectable for those who have gone ahead. Hindi naman pinapabayaan. Sa Tugatog Public Cemetery, matatagpuan ang rebultong The Demon and Saint Michael the Archangel na nagpapaalala sa kasamaan at kadilimang umiiral sa mundo. Sa Sangandaan Cemetery sa lungsod ng Caloocan, dagsa ang mga dumalaw na inaasahang aabot sa 35,000 ngayong undas. Sabi ng matanda, masaya daw sila pag nadadalaw. Kawawa pag walang dumalaw. Ito na reunion ng pamilya pag ganito kasi nagkikita-kita. Bira na kasi magkita-kita. Maluwag naman sa Loyola Memorial Park sa Marikina kahit libo-libo na ang bumisita. Compared dun sa expectation ko ng sobrang traffic, medyo hindi masyado. Siguro dahil sa bagyo or siguro hindi nakalubas yung iba. Mula October 31 hanggang November 1, 32,000 na individual na ang nagpunta sa Loyola Memorial Park na mas mababa sa 100,000 noong nakaraang taon. Dito nakalibing ang ilang kilalang personalidad gaya ni na dating Senador Miriam Defensor Santiago at Master Rapper Francis Magalona. Bilang bahagi ng tradisyon, pinapayagan ang mga bibisita na mag-overnight. Bukas din magdamag ang Manila Memorial Park sa Parañaque City, kaya may mga nagpalipas na doon ng gabi. 1,000,000 ang inaasahang pupunta sa naturang sementeryo kung saan ilang personalidad din ang nakalibing, gaya ni na dating Pangulong Noynoy Aquino at Corazon Aquino, dating Senador Ninoy Aquino at ang aktor na si Rico Yan. Kabayan, dito sa Tugatog Public Cemetery at kalapit na Sangandaan Cemetery, hanggang alas 10 lang ng gabi, maaaring manatili ang mga bibisita. Bukas, Sabado, 5 a.m. hanggang 10 p.m. maaaring dumalaw sa Sangandaan Cemetery, habang 6 a.m. to 10 p.m. naman dito sa Tugatog. Kanina, kabayan, ay nakausap natin si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval at ang sabi niya, posibleng sa susunod na taon ay matapos na yung pagsasaayos dito sa Tugatog Public Cemetery. Samantala, sa mga oras ito, kabayan, ay muli na mga nagsisimula yung pag-ulan. Kabayan? Mm.
Maraming salamat, Victoria Tulad. Kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa milyon-milyong mga Pilipinong dumalaw sa puntod ng kanilang mahal sa buhay ngayong undas. Hindi naman nagkomento ang Pangulo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ipahuhukay ang mga labi ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Kasama si dating First Lady Imelda Marcos, maagang dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani para bisitahin ang puntod ng kanyang ama ngayong undas. Gaya noong mga nakaraang taon, nag-alay ng taimtim na misa para sa namayapang dating Pangulo na dinaluhan din ng ilang mga loyalista ng pamilya Marcos. Dito sabay-sabay na dinasal ang prayer for the nation. Ang panalangin na sinulat mismo ni Marcos Sr. Nais ko lang pasalamatan kayong lahat. Ayon sa Pangulo, mahalagang ipagpatuloy niya ang nasimulan trabaho ng kanyang ama. Alam niyo, pagka meron tayong patay, nakalagay dyan, RIP, rest in peace. Siyempre, yan din ang ninanais natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya, ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino. Tumanggi naman ang Pangulo na magkomento sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang labi ng kanyang ama sa gitna ng umiinit na iringan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. I'd rather not. Tikom din ang kanyang bibig sa estado ng kanyang relasyon sa kanyang vice-presidente. Do you think your relationship with the vice president has reached a point of no return, sir, with those statements made? Let's talk about it some other time. Sir. Bukod sa pamilya Marcos, marami rin ang bumisita sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay dito sa libingan ng mga bayani, na nagsisilbing huling hantungan ng mga namayapang pangulo, sundalo, veterano, national artists at scientists. Ilan sa mga dumating ngayong araw ang pamilya ni na Rebecca de la Rosa na binisita ang puntod ng kanilang tiyahing si Colonel Leonor Caliwag, ang dating personal nurse ni dating Pangulong Marcos Sr. Binurol po auntie ko sa Malacañang Park, do sa chapel doon. Ilan po silang kabaong na nakalagay doon nung time na yon. Kung ilibing si auntie, andi dito po si President Marcos. Kasama po namin siya. Siniguro naman ang pamunuan ng libingan ng mga bayani na mahigpit na naipapatupad ang security protocols sa sementeryo. Even without the presence of high-profile personality, ay naka-ready talaga ang libingan ng mga bayani sa mga security measures. Ay meron kaming duty personnel sa from Grave Services Unit na kung saan ay 24/7 nagro-robing lagi. Dahil tinuturing pa rin isang military facility ang libingan ng mga bayani, bawal dito ang pag-iingay, pagsusugal, pati na ang pagdadala at pagbebenta ng alak. Hindi rin pwedeng mag-overnight ang mga bisita. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. May mga legal na hakbang pang pwedeng gawin sina dating Taguig City Mayor Lino Cayetano at ang kanyang asawa matapos ibasura ng Election Registration Board, OERB, ng Commission on Elections ang kanilang voter transfer request. Ayon nito kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tinanggihan ng ERB ang hiling ng mag-asawa na mailipat sa 1st District ng Taguig at Pateros ang kanilang voter registration. Ito'y dahil hindi sapat ang kanilang isinumiting ebidensya na nakatira sila sa Pacific Residences sa Barangay Ususan. Tumanggi naman muna si Garcia na magkomento pa kaugnay ng issue bukod sa legal na hakbang na maaaring gawin ng mag-asawang Cayetano. Ayon kay Cayetano, iaapila nila ang desisyon ng ERB. Git niya, may karapatan sila mag-asawa na mailipat ang kanilang voter registration sa nasabing distrito.
Sa paggunita ng All Saints Day ngayong araw, nag-ala santo sa parada ang mga residente sa Baliwag, Bulacan. 22 ang sumali sa Parade of Saints ng St. Augustine Parish. Ayon sa lumahok na si Bayan Patroller John Dave Abad, tradisyon na ito bilang pagninilay at pagpapakita ng pananampalataya. Si John Dave ang napiling first place na ginaya si San Dionisio. Ganito rin ang ganap sa St. Peter the Apostle Parish sa Apalit, Pampanga. Ipinarad na ng mga kabataan ang kanilang costume na hango sa inspirasyon ng mga santo. Ayon sa organizer ng parada na si Bayan Patroller Aaron Carlo Alfonso, noong 2019 pa nila sinimulan ang ganitong event sa kanilang parokya pero pansamantalang natigil ng COVID-19 pandemic. Itinuloy nila ito bilang pag-alala at respeto sa mga santo. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino na gumugol ng oras kapiling ang mga mahal sa buhay at ipanalangin ang mga yumaon ng kaanak ngayong undas. Sa isang pahayag, sinabi po ng Pangulo na kaisa siya sa sambayanan sa paggunita ng Araw ng Mga Santo at Araw ng Mga Kaluluwa. Umaasa siyang magsisilbing paalala sa mga Pilipino ang okasyong ito para pagbutihin ang mga sarili. Nagpaabot din ang mensahe para sa undas si Vice President Sara Duterte. Hinimok niya ang mga Pilipino na isa puso ang kahalagahan ng mga santo at ang pag-alala sa mga namayapang mahal sa buhay. Hinimok din niya ang mga kababayan na ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng Pilipinas. Bayan, madalas tayong humaharap sa salamin para tingnan kung maayos ang ating sarili. Pero may isang ginang sa Taytay Rizal ang ginagambala ngayon ng mga ligaw na espiritu sa pamamagitan ng minanang salamin mula sa kanyang ina. Sariwa pa sa alaala ng 46 na taong gulang na si Jenny Prudencio ang naging piyesta sa kanilang baryo sa Taytay Rizal noong taong 1991. Abala noon ang lahat sa kanilang bahay dahil sa dami ng mga bisita. Habang nagpupunas ng plato yung kaklasmate ng ate ko na bisita namin, ako naman po nagsusuklay. Pero sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, may isang bisita pa na dumating na hindi nila inaasahan. Bigla na lang po may nagpakita ng lalaki. Nalakabarong. Mukha ng lalaki? Opo. Ano po siya, nakatayo sa pinto, nakangiti po. Sa pinto, hindi sa salamin? Sa salamin po. Kasi po, nakakikita po sa salamin, nung tumingin ako sa likod, wala po sa likod yung lalaki. Hindi sila nilubayan ng lalaki sa salamin. Yung pong lalaki na para pong lalapit sa amin, palapit po eh. Inakala ni Jenny na doon natapos ang pagpapakita. Ang hindi niya alam, simula lang pala ito ng mga nakapangingilabot na tagpo. Jenny? Nung gumising ako ng alauna para umihi, yung babae po na nakaupo sa monoblock. Nakaharap po sa mukha ko po, nasa ibabaw ko. Sundan ang buong nakapangingilabot na kwento sa bagong edisyon ng Kababalaghan, Pagkagat ng Dilim. Ngayong Linggo, alas 8:30 ng gabi. Samantala, patuloy po na ang ating mga kababayan ay lumalabas na ng sementeryo dahil inabutan na naman sila ng ulan. At ang natitira na lamang po dito ay yung mga sumisilong sa mga kung saan sila pwedeng sumilong, yung mga malalaking payong na dito na, na mga tindahan, pati yung mga tindahan o dito ay nabasa na rin ang kanila mga paninda. Makikita ko nyo sa video, ayan na, kakaunti na lamang ang tao na lumalabas, kaya lang naabutan pa sila ng malakas na ulan. Bukas uli sila, babalik dito para dalawin ang kanila mga mahal sa buhay.
Sasabihin pa sana kabayan eh, na exemption itong taon na ito na hindi umulan eh. Ayan, humabol pa po yung ulan. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Alvin L. Chico. Hay, nako! Natatakot pa rin ako sa ano, sa iyong feature. 54 days na lang ho, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Napakikinggan din po ang TV Patrol sa radyo sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Oh, Badet ha, ingat ka sa iyong pagtingin sa salamin ngayong gabi. Ayaw niya makinig. Ayaw ko kinig. Delikado. Ano? Hindi ka tamarinig. Ayaw makinig. Kahit hindi ka makinig, ay ingat. Lalo na sa madaling araw na ikaw ay jingle. Nako, patay tayo dyan. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa All TV. Ako naman po ang inyong kabay, si Nolly De Castro. Sa pangalan po ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, marami pong salamat. At magandang gabi! Bayan!